Good morning, ako si Juan Bardos. At ang i-picture natin ngayon ay ang mga snake plant. Kagaya nito, sa tabi ko. Ito yung silver na sa tabi ko. Snake plant. Napakarami nag-aalaga nito, madali lang itong alagaan. Kahit anong lupa, pwede. Kahit nasa tubig nga, nabubuhay nga ito. Minsan, kapag ka nakalimutan ng diligan, pwedeng indoor. Kahit matagal natin na diligan, buhay pa rin. Hindi ito masailan alagaan. Napakadaling iripat. Kagaya nito, mamaya iripat ko na yun. Snake plant. Kung papansinin natin, bakit kaya sa lahat ng ospital, snake ang nakalagay na logo? Mayroong snake sa mga gamot, may nakikita kayo mga snake. Bakit kaya? Buksan natin ito sa Bible. Alam nyo, noong panahon ni Moises, nakasulat sa Moises, noong sa mga Israelita, pumunta sila sa bundok ng Hor. Nasa bundok sila ng Hor, paikot-ikot sila, paikot-ikot, pasikot-sikot. At para pumunta sila sa dagat na pula, para iwasan ang idom. Sa pasikot-sikot nila ng paglalakbay, nainip sila. Nainip ang mga taga-Israelita. Nagreklamo sila kay Yahweh. Nagreklamo sila kay Moises. Sinabi nila na, pinapunta mo ba kami rito sa ilang para lang mamatay? Hindi namin gusto ang mga pagkain. May pagkain sila, may inumin sila. Nagreklamo sila, puro sila reklamo. Kaya, nung time na yon, nagpakaula ang Diyos ng mga makamandag na ahas. At tinuklaw ang mga Israelita. Nung tinuklaw sila, isang agat lang nila, namamatay na sila. Kaya, ang mga Israelita lumapit kay Moises. Sabi nila, nagkasala kami kay Yahweh, nagkasala kami sa iyo. Idalangin mo kami. Dumalangin ka na tulungan kami, huwag kami mamatay sa mga makamandag na ahas. Kaya buksan natin to sa Bilang 21:7-9 kung bakit mayroong mga logo ang lahat ng hospitals na napapansin nyo, snake. Gayun ba mga pinipicture natin, snake plant. Kung bakit mayroong lahat ng hospital kahit saan, lahat ng mga, lalo ng mga importanteng gamot, laging may logo ng ahas. Buksan natin sa Bilang 21:7-9. Kaya lumapit sila kay Moises, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo yon sa dulo ng isang tekin. At sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganyan nga ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay.